Sintabi po mga kapuso, mga nakakagat ng daga sa Dagupan City. Dumarami ngayong tag-ulan ayon sa City Health Office. Nagbabalik live si Russell Simorio. Russell? Si Jay, hindi lang mga waterborne diseases ang binabantayan ngayon ng health authorities. Ngayon pumasok na ang panahon ng tag-ulan dahil tinututukan din ngayon ang dumaraming kaso na mga nakakagat naman ng daga. Napasugod sa Animal Bite Center sa Dagupan City si Aling Gloria mula sa Barangay Pantal para magpaturok ng anti-tetanus. Kinagat siya ng daga ng 2 beses sa kanyang daliri. Kwento ni Aling Gloria, nagising siya sa kagat ng daga sa loob ng kanilang tahanan. Alas 5 ng madaling araw, nagaganyan-ganyan ako. Pinatong ko yung kamay ko sa pintuan. Tapos biglang may nagagat. Again, nakagat ako ng daga. Aray, sabi ko. Tapos dumugo na. Alam ko na dugo. Alam ko na daga yun. Ayon sa City Health Office, umaabot sa 2 hanggang 3 pasyente kada araw ang naitatalang kaso ng rat bite ngayong tag-ulan. Delikado mano ang kagat ng daga dahil maaari itong magdulot ng tetanus. Kaya yung mga nakakagat po ng daga, inoorderan po ng mga physicians, mga doctors po namin on duty na magpaantay tetanus. At the same time po, nire-resetahan po sila, binibigyan po ng CHO ng antibiotic. Samantala, sa tala ng CHO, tumaas ang kaso ng dog bite at cat bite sa lungsod. Mula Enero hanggang kasalukuyan, umabot sa 2,959 ang naitalang animal bite, mas mataas kesa sa 2,638 na animal bite sa parehong panahon noong 2021. Si Jeremy agad nagpaturok ng anti-rabies matapos makalmot ng pusa sa likod. For protection. Siyempre, takot tayo na ng rabies. Yun, nakakatakot din kasi na kahit nakalmot lang siya, possible na magka-infection. Sapat umano ang supply ng anti-rabies vaccine sa mga pasyente ng animal bite. Una-una po, tinatanong po muna ang pasyente kung hinugasan na po yung nakagat na parte ng katawan po. Kung hindi pa rin po nahuhugasan, ina-advise po, ina-assist po na kailangan hugasan po ng at least 10 minutes with running water. Si Jay, ayon sa pamanuan ng Animal Bite Center ng City Health Office, umabot umano sa halos 200 na pasyente ang na-accommodate nila kada araw dahil sa kagat ng aso, daga at pusa. Pero hindi lahat ng mga naitatalang pasyente ng Animal Bite ay mula sa Dagupan City dahil kinikater din ng Animal Bite Center maging ang mga pasyente na galing pa sa ibang bayan. Narito naman ang mga dapat gawin, halimbawa na lang kapag nakagat ng aso, ay una agad hugasan daw ng tubig yung at sabon. Ito nga ang bahagi ng katawan na nakagat ng aso. Gawin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pangalawa, magpunta na agad sa pinakamalapit na Animal Bite Center para malapatan yan agad ng lunas. Pangatlo, obserbahan yung asong nakakagat. Kung magiging malusog siya within 14 days, ibig sabihin wala siyang rabies. At ayon sa City Health Office, karamihan daw ngayon sa mga biktima ng animal bite ay mga bata. Kaya paulit-ulit din ang kanilang abiso mula doon sa mga pet owners na huwag hayaang pag-alagala ang kanilang mga alagang aso. Sa Barangay Tapuak, istriktong ipinapatupad yung ngang pagbabawal sa mga pag-alagalang aso at talagang pinapatawan nila ng multa ang sinuman na mahuhuling pet owners na pag-alagala ang kanilang mga alagang aso. Si Jay. Russell, ano-ano mga dapat gawin para makaiwas sa rat bite? Si Jay, ayon sa City Health Office, panahon daw ngayon ng labasan ng mga daga dahil pumasok na nga ang panahon ng tag-ulan. Pero pinaka-importante raw gawin para makaiwas dito nga sa rat bite ay importante na malinis ang kapaligiran dahil pumapasok daw itong mga daga sa mga maruruming paligid gaya ng yung mga lugar na may mga basura. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.